Ayan, and we are live. Hello, hello, hello mga kapitid. You are watching Kapit Lang, isa na lang pong bagong episode dito sa ating Kapit Lang Season 3. Ang bilis ng oras, Season 3 na tayo guys. While Kapit Lang brings you true-to-life stories of celebrities, influencers, and ordinary people on how they conquered their greatest struggle in their life through the help of God. The live stream that you're watching right now is brought to you by CBN Asia, and we are streaming live on the Facebook pages of the 700 Club Asia, CBN Asia, and on our YouTube channel na CBN Asia. Gusto lang naming mag-hello sa mga nanonood ngayong gabi, mga early bird, mga nanonood from Makati. Hello to Alice and Rina of Makati, and syempre sa mga nanonood from the South. Hello kay Miss Jocelyn Rayton all the way from Cavite. Hello sa mga tagabahayang Pag-asa. Diyan po ako lumaki sa Cavite. And to Star ng Muntinlupa, maraming maraming salamat for watching. And huwag kalimutan si Dan from Quezon City. Hello din to Shame, to Dimple, and to Heart. Sabi ni Heart, good evening po. I'm watching from Santo Domingo, Albay. Hello. Hello na rin sa lahat ng mga Bicolano na nanunood ngayong gabi. Kung gusto niyo pong mabati din namin kayo, please just send a comment sa aming comment section para ma-shoutout naman namin kayo. Sabihin niyo lang yung pangalan niyo, kung saan kayo nanunood, kung may message kayo, wow. Or kung may prayer request kayo, we will try our best to pray for you during the show. It's our goal na mapag-pray namin din yung mga viewers namin habang nanonood kayo. Ayan, hello din to Marlo, to Rosalie, and to Romel. Ayan, thank you so much guys for watching. Kung nakita nyo naman, ang napakaganda ng ating guest ngayong gabi. Diba? Ang ganda-ganda niya. Lalo sa personal, sayang lang, hindi ito in person kasi nga, pandemic, diba? Pero again, our guest tonight here on Kapit Lang, she's a pretty young achiever. You know, for her age, she's achieved quite a lot in her life. She was Miss Teen Earth International noong 2009. She's an actress, she's a model, she's a host, she's a content creator online. And just recently, as in itong Sabado lang, she won the Best Choice Achievement Awards as content creator, live streamer, and social media influencer for the year 2020 to 2021. And kaka-engage lang din niya sa guest natin last week na si Brian Santos. So please welcome here on Kapit Lang, Marlann Flores. Hi, Marlann! Hello, everyone! Hello, grabe! What an introduction. Thank you so much, Sonjia, for that, you know, the beautiful words. Oh! Oo, oh, walang bola. Yung mga nanonood. Silang ating mga kapitid. Oh, mga kapitid. Yes. Mga kapitid, hello po. Mm-hmm. Magandang gabi po sa inyong lahat. I'm excited. Ayan. May gusto ka bang batiin pa, Marlann? Mga special nanonood. I wanna greet my mother. Hi, Mother Earth. Hello to Mother. Hello sa mommy ko, sa mga pamilya ko po sa Laguna. Ayan, kay Brian. Hello. Saranghe. Hi, Brian. Wow, saranghe. Saranghe. Then, syempre sa lahat po ng mga sumusuporta at mga kaibigan ko. Hello, guys. Ayan. Ito, mga, may mga pumasok pa tayo, mga nanonood. Medyo global minsan ang audience natin, Marla. May nanonood sa atin. Ito, si Early from Capiz. Si Meredith, watching from Taiwan. Diba? Meron din si Elaine. Ito, Elaine, good evening po. Watching from Molino 4, Bacoor, Cavite. Shout out to Jocelyn and Loisan from Rizal. Ayan. Marlann, congratulations ha. Una sa lahat, sa iyong award na napanalunan nung Saturday at saka sa iyong recent engagement. Congratulations. No, thank you. Praise the Lord. Oo. Pwede mo makwento paano nag-propose si Brian? Oh my gosh, kanito ba niya? Hindi ko kasi yung host. So gusto ko marinig yung perspective mo naman. Tayo. So ito, medyo storytelling to ha. So, go! Medyo storyteller kasi ako. De, joke. So ito na nga po. Here. Diba lahat nasa bahay lang. So kami ni Brian, usually we spend our New Year's with his family. But this New Year, since may COVID, kaming dalawa lang. Hindi kami nag-spend with family members. We were in his balcony and we sabi namin, let's have like a tatlong prayer for each other. And then, pag-pray natin yung mga prayer natin this year sa isa't isa. So, take turn. Parang ganun. So, both of our prayers is to get married.
So habang nagpuputukan, nung iiyak kami dalawa, nagpe-pray lang kami. We're like, Lord, we wanna get married. And yung iba pa namin prayer. Fast forward to Feb 11, my birthday. So that day, happy birthday. Thanks so much. 18 na ako. Jarot, jarot. Ang bata pala. Plus 5. Pero yun na nga, edi ito na. Ang usapan kasi namin, ang regalo niya for me, mag-devo siya. So we share siya ng word, and then kakain kami, ganyan. So nasa balcony din kami nito. So we were eating, ganyan. Tapos sabi niya pa sa akin, oh, dyan ka muna sa upuan mo, ganyan. Tapos hawa kami yung flowers. Actually, hawa ko na pala yung flowers. Tapos sabi niya, parang ako si Tito Boy, tapos ikaw yung guest. Tapos pag-alang dami, pag-ganyan pa siya. Tapos nag-CR siya. Tapos sabi niya, CR muna ako. Yung pala kinakabahan na siya, nung binabasa na niya yung sasabihin niya. Pero sa akin, wala lang. Kain-kain lang ako dun. Hinihintay ko lang siya. So pagbalik niya, sinabi na niya yung, nag-devo na siya. Ayan, sabi niya, he's talking about Christ and the church. He's talking about Israel, how Christ forgave Israel despite all their shortcomings. Mga ganun. So, parang ako, nice. Maya-maya, lumuhod siya. Eh, si Brian, lumuluhod yan lagi kapag nag-aaway kami or may mga times where nai-insecure ako. Lumuluhod yan to talk to me so that level kami, I would feel more secure. Ganun siya. Nung lumuhod siya, nagpo-propose na pala siya. Hindi ko alam. Akala ko, nakaluhod lang siya. Tapos ang funny kasi sabi niya, I really want to have parang Christ in the church nga, ng oneness in Christ. Sabi ko, alam ko marriage yun. Sabi ko sa kanya, let's pray for it. Tinanong ko siya. Pray for that. May ganun. Meron sama pa ng loob. Parang, someday. May ganun pa. Hindi mo pa na-gets. Hindi ko gets. Tapos maya-maya, in-honor ko pa siya, girl. So sabi ko pa siya, I praise God for you. Makakano na siya. Parang hinag ko pa siya, thank you for always being there for me. Tapos biglang, inano niya ako, inusod niya ako, sabi niya. Tapos inulit niya yung line niya. Yung sabi niya, the oneness. Oneness lang talaga naalala ko. Pero sabi niya, the oneness, ganun-ganun. So parang ako, ba't niya inuulit yung sinasabi niya? Yung pala, line na niya yun na, will you be my wife? So the whole time, while I was saying, let's pray for that, nandun yung kamay niya sa likod ko, bukas na yung box. As in, nandun na yung ring. So when he, ano, nung parang maya-maya, nung sabi niya, will you be my wife? Tapos parang ugly cry, buti walang video. As in, yung mga sa artista, ng mga, or mga movies, like, ganda-ganda na, hindi talaga ako ganun. Pag ganun ko, ngawa. Yung hindi maganda. Tapos, after nun, ano pa, sobrang nag-usap pa rin kami. Sabi ko, hindi mo ba isusuot? Kasi, nag-usap na lang kami. So, nakuha yung ring siya. Yung gumawa ng ring. Siya yung gumawa ng ring eh. So, ang dami yung sasaya. Sabi ko, siya gumawa? O siya nag-design? Siya yung nag-design. Siya din yung gumawa ng band. So, sa kasi parang you can do a workshop na ikaw yung papagawin nila. So, the goldsmith naman is guiding him. Pero, natuwa nga yung owner kasi niya, galing mo magawa ng band. Parang ganun. So, yeah, that's really cool. Diba? So, alam mo yung parang talagang pinaghirapan niya. Tapos, heirloom din yung ring. So, it's from his grandmother. Tapos, engagement ring siya nung mommy niya din. So, yun yung napasa sa akin na ring. So, parang, the whole time, edi, yun na, nag-propose ko siya. Tapos, maya-maya, girl, fireworks. Nag-fireworks. Hindi namin pinlano. So, parang isipin mo yun na nag-pray kami sa fireworks. So, nag-propose siya, maya-maya, nag-fireworks. Apparently, it's like, here. So, parang alam mo lang how God, like, encapsulated the whole story in terms of proposal. Na parang, this is my promise. Parang, with a bang. Alam mo yung with nga, literally. Literally. And then, what's funny pa about it is the whole time Brian was talking to me, he's talking about na, it's not him that's faithful to me, that's loving to me, that I need to focus on, but it's Christ. Sabi niya, look at Christ. It will always be Christ that loves you, that will take care of you. So, the whole theme of the proposal is Christ. It's like, Christ and the church. Yun talagang sabi ko, I wouldn't want it any other way na parang hindi ko gusto yung glitz and glamour. Gusto ko yung si Christ. Ganun siya kaganda. Mm-hmm. So, I think unanswered prayer din talaga yung proposal. And it's the timing din. Kasi ang daming nape-pressure sa amin. Parang, Marlann, kailan ka magpapasal? Nanay ko, matanda ka na. Parang ako, no, it's God's time. Ganyan. Pero, alam mo yung parang buti na lang naghintay kami. Buti na lang we did
it this way. Kasi all the yeah. more na-miss yung answer ng Panginoon. Kasi yung timing niya tama. So yun, ang I love it. He really makes everything beautiful in His time, diba? At saka wag kang mag-alala. Pag mag-asawa na kayo, kailangan talaga si Christ. Kasi madaming moments din na parang inis ka sa asawa mo, pero kailangan mo lang mag-focus kay Christ. Hey Christ! Well, ang gosh! Hindi kaya. Correct! Well, again, congratulations. And I know you're in the middle of planning. So hopefully, maging smooth. Kahit na ngayong mga panahon ng pandemic, ang mga planuhan. Tapos, ayun nga, bukod sa love life, ito, nanalo ka nung Saturday Best Choice Achievement Awards as content creator, live streamer, and social media influencer. How special is this award to you, Marlann? Nung nareceive mo yung award, anong naramdaman mo? Actually, sa Sabado pa siya i-announce. This Saturday. Ah, sa Sabado pa! Akala ko nung Saturday. Mauna na tayo dito na announce. No, oh my God! Okay lang yan. At least tayo na yung nauna. Pero yes, I will receive the award. Kasi I think it's very special because when I started live streaming, it was 2016. I was a pioneer. Like, walang live streamer nung time na yun. Hindi pa rin sikat yung social media influencer. So parang God allowed me to transition, lalo na nagkaroon ng parang, yun nga yung sa nagka-pandemic, mahirap magkatrabaho, but God allowed me at this, like 2016 to have that transition into live stream, kahit wala pang nagla-live stream, kahit feeling ko pa that time, should I do this? Kasi di naman sikat pa ako dito, magiging okay ba to yung time na yun, yung ganun pa ako mag-isip. Mm-hmm. Pero I was so blessed because when I started live streaming, specifically for Lazada, ang sabi ko, Lord, every time nagla-live stream ako, it's products, right? But then meron ako laging yeah. Bible verse. Meron ako laging injecting of who God is and all of that. So parang sabi ko, Lord, muna sa lahat, praise God, di naman nila sinabing tumigil ako. Puro lang, lalo na mga Holy Week, ganyan, puro ako, ano, di ba, mga Bible verses. Pero sabi ko, Lord, I will love you and love others through this. That's my goal. That's it. As in, I didn't expect anything, any award, any... nung last year, actually, nung buong middle of the pandemic, I was featured sa BBC World News. Oh, wow! Yes. So parang nung time na yun, parang ako, Lord, all I wanted was to glorify you through this. Kahit feeling ko, mobile lang naman to, hindi lahat maraming makakakita. So ako, sabi ko sa manunood, kung ilan man sila, kahit konti, madami, gusto ko lang po, i-share ka. That's it. That's yun yung trip ko. Doon ako masaya, okay na ako. So all the accolades, bonus. Kasi hindi siya yung reason ba't ko siya ginagawa. Gusto ko lang talaga gawin lahat ng binigay niya sa akin, i-maximize ko every day to glorify Him. And yun nga, so lahat ng pumasok na blessing, and sabi ko nga, alam mo ba, Sonjia, before, lagi akong struggling sa financial. Kasi wala talagang trabaho dahil nga, dami namin artista, di ba? Sa Star Magic, dami namin. Magkaka-project ka, pero as an artista, mawawala after a while. Magkakaroon ka ulit. Wala. Very, very, ano siya, hindi siya regular. Yes. Kaya nung 2020 nga, yung pinaka-hype ng career ko, yun yung parang pinaka-dami kong trabaho talaga, na parang, wow, Lord, everybody is like struggling, and I could have been struggling, but you allowed this timing for me to see your grace, to see your faithfulness, and sabi ko, Lord, grabe, grabe yung ginawa mo throughout this time. Tapos yun nga, sabi mo nga na, mananalo pa ng award, tapos may proposal pa, parang, Lord, ikaw nga lang sapat na eh. Parang may ganito pa. Salamat po. Parang ganun. So, nakakatuwa naman. As in, well, you know, I hope our viewers can catch that, no? Kasi it's about being faithful with whatever you have. So sometimes, ano eh, takot tayo na, ay, ayoko gawin na kasi wala namang makaka-notice. Pag ano, wala namang... Pero God sees it. And with you did it for God. And that's all that matters. And nagka-reward, nagka-bonus nga. So I hope we all learn something from Marlann. It's being faithful in the little things. Curious ako, Marlann, kasi kanina sinabi mo sa Lazada ka nag-start. So paano nag-evolve ba? Did you always want to be an actress? Kasi naging artista ka. Paano nag-evolve yung career mo? Ano bang nauna, beauty queen ba muna and then naging artista ka? Kwento mo nga, kahit summary lang, paano ka nag-end up ngayon where you are? Kasi nga, pag sinabing showbiz, parang ano-ano na yan eh, halo-halo na eh. Pero I wanna know lang how you started and you know, how you ended up where you are now.
basically, nag-start ako sa mga pageant ng mga barangay. And then, mami ko kasi, mahilig talaga siyang magpasali sa akin, mga lumalaban ako ng mga spaghetting pababa. sa mga track, tapos gagawin nilang stage. So, bata pala ako, pag-share na ako, sali ako sa lahat. Sali ako ng nanay ko, wala akong magawa. So, obedient. So, ito na, pinalaban niya rin ako ng Miss Teen Earth Philippines. That time, I have, like, wala talaga akong idea sa mga, tag dito yung pageant ng Across the Philippines. Kasi parang for me, bata pa ako, trip-trip lang, maka-model-model lang, pwede na yun. So, nung sumali ako sa Miss Teen Earth, nanalo ako, Teen Earth Philippines. So, yung mga, na-shock ako kasi 15 lang ako noon. Yung mga kalaban ko, taga UP, mga 18. Ay, wow. Parang matatalino. Pero ang napanalo ko, nakakatawa, is answer, question and answer. Kumbaga, ako yung sa apat sa top 4, ako yung pinakamababang score. So, ang tanong sa amin is, when does a girl turns into a woman? So, parang ako, anong sagot mo? Girl pa ako. Sabi ko, when she bears a child in her womb and raises her children with love and fear to our Father God, thank you. Yun lang. Oh, wow! Natalo mo yung mga taga-UP! Oo! Kasi yung sagot nila, when you nag-debut ka, yung iba naman, pagkaya mo na to be independent, yung ganun. Pero parang, ewan ko, hindi ko alam kung paano ako nasagot yun kasi hindi naman yung inaral ko. Earth kasi, di ba? So, biodegradable, non-biodegradable. Yung inaaral ko. Pero, di ba? So, yung time na yun, edi nanalo na ako. So, yung mga organizer noon, pinag-VTR nila ako sa ABS agad. Tapos sabi nila, VTR lang, para lang meron silang copy ng file. So, nung PDR ako, kasabay ko pa noon sila Sara Labati, Janina Chan. Wow. Magaganda. Sabi ko sa mami ko, mami, ang tatangkad, ang gaganda, hindi ako makakapas. Nag-audition na kami ng new show, ng mga ano daw, bagong gimmick 2010. Yung gimmick nila, ano, Rico yan, Judy Ann. May oh, yeah, oo. Oh, oh. Sabi ko, mami, ayun na nga sila, Sara nga nandun, ang gaganda. Sabi ko, tatangkad, hindi talaga ako papasok dito. So, mami ko, maniwala ka lang, kaya mo yan, ganyan siya. Tapos, maya-maya, ayun na, may show na ako after 2 weeks. After 2 weeks, artista na ako. Parang, ala, okay, sige, game. So, after ano yung... Anong unang show mo? Yun nga yung gimmick nga. Gimmick 2010. Kasabay ko si Daniel Padilla, si oh, Mara. Wow. Ay, hindi pala Mara. Julia Montes na pala siya ngayon. Mara kasi oh, yung partner natin. Oh, pero yun, sabay-sabay mo nila. Jesse, Mendiola. Yun yung first show ko. And then second yung Immortal, where I met Ryan. Ayun na nga, Immortal. Naging totoo siya. Oh my gosh, 2010. Kailan, okay. So, nag-meet kayo sa Immortal. Tapos, kailan kayo from real to real life? So, 2010. Ano katagal? 2011 din kami. Ah, matagal na din pala kayo, girl. Yes. Tapos, nag-break kami. Tapos, nag-break kami, girl. Tapos nagbalik na kami nung naging Christian na kami. Kasi yung relationship namin dati, as in, alam mo yung makamundo, toxic, like, I mean, we loved each other. Never naman kami nag-cheat or anything like that. It's just that, you know, there's no, parang, meron palaging nagbablock. Parang, okay kayo, pero parang palaging may problem, may something. So, nung 2014, I think, nag-break kami. Tapos, pero we stayed friends. Parang kami pa din, pero wala lang label. Takot na kami to, baka ayaw namin na pag nagbalikan kami, wala na talaga. So parang, naghihintay na lang kami na sana at some point, pero not now. So nag-focus kami sa career, nag-focus siya sa career. I got depressed, actually, kaya naging toxic relationship namin. I got super depressed. And, ano, nung, naging Christian ako noong 2016. Ayun. Naging, okay. Noong 2016, naging Christian na ako noon. Kaya, oo. Naging Christian siya, nag-ano na rin kami. Na, ay, grabe. Kami ulit. Yun yung gusto ko malaman mamaya. I think yun yung main portion ng ating kwentuhan. Pero bago tayo humantong sa puntong yan, bumating muna tayo ulit. Kasi baka ma-preempt ko eh. Ayokong mabitin yung moment mo later. So, gusto ko mag-hello. Ito yung mga nanonood pa. Si Gabriela watching from General Santos City sa Mindanao. Hello to Verlin watching from, wow, Moscow, Russia. Grabe naman. Thanks for watching. At may comment from Marissa. Sabi niya, congrats po, let Jesus be the center of your marriage. I'm excited to meet my... Siya din daw excited to meet her partner in Christ and nag-wait daw siya patiently kay God. And she's watching from Caloocan. Na-inspire siya sa inyong love story ni
ni Brian. And ito, may prayer request tayong pumasok. Sabi ni Julieta or Julieta, I hope I said your name right. Sabi niya, good evening everyone. Please pray for God's protection to everyone during these trying times. Okay lang ba ano, Marlann? Okay lang, can you be the one to pray for the prayer request ni Julieta? Kahit mali, may short prayer lang. Protection daw for everyone. Protection. So, okay, Heavenly Father, Lord, thank you sa prayer ni Julieta. And I really pray, Father, for the protection of everyone, lalo na po ngayon with pandemic. I hope everybody is safe and doing well and talagang makita ka nila in this trying time at sa inyo sila humapit. Salamat po. In Jesus' name, amen. Amen. And thank you, Marlann. Ayan. Dito kasi sa kapit lang, Marlann, no? Dito namin ina-ask yung guests namin para ma-encourage yung mga viewers namin. Tinatanong namin, ano ba yung greatest challenge mo sa buhay na napagtagumpayan mo sa tulong lang ni Lord? So ito yung tinatawag namin na kapit lang moment. So, game ka na ba? Can you share with us, Marlann, yung iyong kapit lang moment? Take it away. Ayan. Naku, madami. Kaya ba ng oras hanggang bukas po tayo? Yung pinaka-turning point, I guess. Yung pinaka na sa standout sa lahat. So, siguro, yun nga, as I mentioned earlier, I was bullied growing up. I had a dysfunctional yung pamilya namin. But then I grew up in the church. So parang it's really hard na lahat ng nangyayari sa life mo, parang at some point, pag nag-adolescent period ka na, feeling mo, hindi pala totoo lahat, hindi pala tama yung mga nangyayari sa akin dati. So parang I had this coping mechanism of lying to myself na you're fine, everything's fine. Pero nung nag-adolescent na ako, na parang hindi ko na siya pwedeng ilay kasi kailangan ko nang harapin yung mga problema. And then I got depressed. Clinically diagnosed with depression, major depressive disorder, and anxiety disorder. Until now, I'm still battling. But at that time, I had nothing. I don't have a job. I don't have my family kasi nahihirapan si mommy din to really help me with my depression. So, I lived alone na muna. Tapos, I don't have friends. I'm just at my condo. Like, I don't go out. I got so fat because hindi na nag-work yung metabolism ko. Kasi yung chemical imbalance ko, it's in my brain. The neurotransmitters, it's not really producing the right chemicals. So, parang nahihirapan na talaga ako. But then, I tried to go sa world. As in, hindi pa yun kay God. I tried to go sa world. Nagbinibining Pilipinas ako. Nagpapayat ako. Sabi ko, ano gagawin ko? Ayoko na, Lord, sa relationship ko sa'yo. Kaya sabi ko sa'yo, dati Christian ako. Hindi talaga ito. Kasi parang sabi ko, ayoko na maging Christian kasi bawal lahat. Ganyan. Dapat, ano, tas ito lang nangyayari sa akin. Sige, pupunta na ako sa world. Pagpunta ko sa world, nagbinibini ako. 4 months ako nag-prepare to be ano a bidibini, ganyan. Lagi ako matataas sa grade sa ano po, yung aces and queens ako. So, lagi magaganda yung mga ano, feedback palagi, ganyan. So, parang ako, oh, this is it. Nung tag dito, nagpapasukan na lahat, nag-audition na kaming lahat, pumasok ako, top 40. Pasok na ako sa official Binibini Pilipinas, nag-announce pa ako sa social media na nakapasok ako, ganyan. After a week, natanggal ako sa Binibini because of my height. Kulang daw kami 3/4 sa height. 3/4! Ganto, wow! Ganto, legit ganto. So, ang funny kasi, I'm taller than other, yung mga ibang sumali, I'm taller than them. But, this time, kulang ako ng 3/4. So, parang ako, what is this? What's happening? What's going on? And then, there's a girl na, nung natanggal ako, pumasok siya. Kasi natanggal ako. So, nag-swap kami. Tapos we saw each other in Araneta Coliseum and she told me, hintayin mo ako dyan. Hindi kami close, ah. Sabi ko, okay, hinintay ko siya. And then, paglabas niya, nasa coffee bean ako, tagal ko doon. Tapos, sabi ko, samahan mo ko uminom, ganun pa ako. Sabi niya, samahan mo ako mag-church. Sabi ko, oh, wow. Church? Sabi ko, bakit Sabado church? Sabi ko, sige na nga. So, pupunta namin doon. Naiyak ako kasi natanggal ako sa binibini. Pero first kong naramdaman talaga is fear. As in, bigla akong natakot. As in, bumalik lahat ng ginawa kong kasalanan sa buhay ko. Tapos sabi ko, oh no, I don't know God. Like, I know Him through my lips, through how I talk about Him, I read the Bible, but then I don't have a relationship with Him. I don't know Him. Tapos, for some reason, ang naisip ko is Jesus. I need to know Jesus. So, I went back sa church 3 days in a row, seeking God,
And then I fell in love with Jesus. I studied theology for 10 months. Wow. I graduated for a theology degree. And then doon ko nakita how, kasi I studied din yung church history, yung other religions, bakit si Buddha, bakit si ganyan. I wanna know eh. I wanna see truth actually. Yun lang yung purpose ko noon is, if hindi si Jesus, I wanna know. Ganun din ako eh. It's like, really know who God is because I wanna have a relationship with Him. I wanna turn my, like, alam mo yun, parang may ganun akong pakiramdam dati. Pero si Jesus talaga eh. So parang every time I research, talagang si Word of God, as in talo niya lahat ng Iliad, di ba? Ang scripture is the most authenticated scripture in the world. It has 25,000 manuscripts, New Testament pa lang yun, wala pang Old. And kakikita lang nila ng Dead Sea Scrolls na mga bagong manuscripts. So parang ang layo niya, if there's, parang, if hindi authentic ang Bible, walang authentic na book. Kasi it's the most authentic scripture, di ba? Yeah. So parang ako, na sobrang na-mind-blown lang ako na parang, wow, ang ganda mo, Jesus! Gandang-ganda. And then, I was depressed. As in, like, ito yung moment na sobrang joyful ko lang. Wala akong makain, pero masaya ako. Kasi dati, mareklamo ako. Dami kong problema. All about myself. Pero this time, parang, ang saya ko, ang gaan, yung high na in the Lord, talagang ramdam ko. Tapos yung paglalay ko sa sarili ko kasi nag-convict ako ni God na you can't lie anymore. You have to face truth kahit masakit. So may mga taong nalayan ko rin before na I message them na sorry kung nag-lie ako sa'yo about this. As in, inamin ko kahit di naman nila ako tinatanong. As in, I pursued reconciliation with my family, with anyone na nasaktan ko. Kahit feeling ko nag-weirduhan sila kasi wala, di naman, okay naman kami. Pero alam mo yung bumalik lang lahat ng feeling ko may nagawa ako sa kanila kahit di nila alam. I said sorry. Unti-unti, kasi dati po, malakas ako magmura. Nung naging Christian ako, nung nakikilala ko si Jesus, parang noise. Parang noise na yung mura, ayoko na magmura. At walang nagsasabi sa akin, wag ako magmura. Hindi lang ako nagmumura. Parang ako, I'm just getting to know God. That's it. Tapos, pati alak, di na siya masarap. Parang, alam mo yung parang, sa bar, parang, ba't ganito? Parang ang gulo. And dati doon hanapin yung joy mo, yung sa mga kaibigan, sa mga inom. Parang ako, anong nangyayari saan? And then, yun nga, I realized talaga, prior pa to ano ah, bago ako mag-study ng theology, nung nagsistart ko ng faith. Tapos doon na, nung nag-study na ako ng theology, doon ko na siya naintindihan, doon ko siya nakilala. And then, I went back to all my friends, to all my mga dati kong artistang kaibigan. Minit ko sila, sinara ko sila ng gospel tuwing may trabaho ako. Sabihin ko sa dinner break, okay lang ba usap tayo, may ikli lang. Like, kakala nila nagbebenta ako. Oo. Hindi naman, ba ito? Hindi naman. Open-minded ka ba? Hindi naman. So, I just really wanna share my faith. Kasi parang yun yung pinaka-joyful ko in my life. Kasi nito pa, may moment where wala akong makakain kinabukasan. Madaling araw, nag-text sa akin yung kaibigan ko. Madaling araw to 2 a.m. Marlann, puntahan kita, bigyan kitang 500 kasi feeling ko parang, baka wala ka na, kasi wala pa akong work nun. Baka wala kang work, ganyan-ganyan. So, parang ako, wala na akong makakain bukas pero pinapakain ako ni God. Alam mo, pero yung kaibigan ko na yun, never siyang ganun. So parang kaya, kahit hanggang ngayon tanungin ko, ba't mo ko binigyan ng 500? Sabi niya, wala lang kasi naisip ko lang. Pero parang alam ko si God yun. Alam mo yung ganun siya mag-provide. And actually, the first time naman I got saved, I asked God, Lord, I just wanna have a father. I wanna experience having a father. Because I don't know what a father is. Like, it's something na gusto ko talaga ma-experience. And He gave that to me. He provided for me. He disciplined me. He taught me. He just took care of me until now. So, yun nga, yung pinag-usapan natin kanina, yung mga achievements, it's just God showing His goodness. It's not even me. It's just, ako lang yung siguro instrument or like ako lang yung parang tao na nangyayari yun with. But God does that to a lot of people. It's just so happened I was blessed to have a relationship with Him. Kasi nung time na sabi ko nga sa'yo, pumunta ako sa church that day. Gusto ko uminom. So hindi talaga ako. Hindi ako ang nag-save sa akin. Si God talaga yung nauna. Siya yung nag-pursue. Ganun. Grabe. Talaga. Nakakatuwa naman. And that's been, I guess, 4 or 5 years na. Tama ba? Yes, and never turned back. So, nung naging kami din ni Brian, actually, when we started dating again ni Brian, we stopped kissing. Sabi niya, we stopped anything. Sabi niya, I will kiss you in the altar. That's what he told me. Wow. Uy, mahirap yun ah! It's not... Actually, he didn't stop. Weird. Nawiduhan din kami. Yung. Parang, normally it is, right?
sa amin pa. I would assume yes. Oo. Diba? Pero kami parang, wow, God is really protecting us. As in, walang temptation, walang anything. Parang kami, okay, this is God. This is, He's gonna use this story for Him. Like, we know it. We already know it. So, sabi namin, we'll protect this. Kasi, obey lang tayo. Kasi, this is something special talaga. So, yun. Ang galing. Yeah, and I think it's amazing because I guess, you know, coming from where you've been before, I guess, and si Brian din na sinabi niyo, toxic, I guess yung not kissing, it's something that you both na parang, sige, lagyan natin ng guard, di ba, yung relationship natin na to. And then, in-honor ni God yon because you wanted to honor Him. And not saying naman to everybody, bawal maghalik. Hindi naman dahil sa bawal, ha? Ano yon? Baka sabihin nila, bawal po ba? Yeah, it's our own conviction. Yes. It's what God has talaga impressed in our hearts. Kaya yung ginawa namin. I love it. Grabe, ang daming comment, Marlann. Ay, unahin ko na tong comment ni Mommy Melanie. I love you, anak. Mommy ko! Mommy. Ayan, di ba? At sabi ni Tony L, ayan, Melanie Flores, ayan. Tapos sabi naman ni Ellen, keep preaching on how the Word of God works in your life. Thank you so much, Miss Marlann Flores. Professor Flores. And sabi niyang ating viewer na si Anna from YouTube, wow, amazing talaga si Jesus. And grabe, may mga nanonood tayo, Marlann, from Dubai. Sabi ni si Gladys, God bless everybody. She's watching from Dubai. And to si Hannah, she says, Marlann, I am so proud of you. I guess, anto ka, hometown mo ba? To parang na-mention mo to kanina. Yes. Hannah? Yes, schoolmate. Na schoolmate. Oh, ito. And sa YouTube pa si Aleli and si Jen listening and watching from Baguio City. Nakakatuwa naman, Marlann, ano, yung total turnaround. And some people kasi yung changes may dahan-dahan eh. Like even yung people who've said na they quit drinking pero dahan-dahan. But sa'yo, it was so instant. Even yung cursing, parang ang galing. May mga na-weirdohan ba sa'yo? Oo naman. Oo, sobra sa bar. Pero ako ng gospel. As in, sobrang, as in sa aeroplano, sa lahat ng lugar. Kasi, bata pa lang ako, I grew up in the church where we are encouraged to share the gospel. But then, memorize ko lang siya. I don't really, hindi ko siya talaga naiintindihan. But then, when I got saved talaga. So, yung sharing the gospel is something na parang I'm excited to do. Because I really want, like, I want this joy to be experienced by other people. I want them to see Jesus. Like, ang ganda ni Jesus. Yung parang naman yung may napanood kang magandang movie or meron kang nalaman na sobrang gandang bagay. Syempre, mas maganda naman si Jesus sa movie. Pero, alam mo yung sobrang gandang bagay na gusto mong i-share sa lahat ng nakikita mo. So, kahit yung mga old, ano ko, schoolmates, mga dati kong friends sa high school, binalikan ko sila. Unfortunately, one of my best friends just died. She passed away. Pero, one of the things na I'm not, yung hindi ako nagsisisi is I shared the gospel to her. So parang, there's a lot of people then in this pandemic, ang dami kong iniiyakan talaga kasi ang daming nawala sa life ko. But then, I was, parang praise the Lord kasi binigyan niya ako ng opportunity to share the gospel to them. And yun lang yung kinakapitan ko kasi diba, parang only God knows naman kung ano yung saan tayo. So parang I really pray na you know naintindihan nila yung gospel and yun nga kaya ayoko ngayon talaga yung moment ayokong sayangin yung oras kung meron akong kayang kausapin about Him kahit di ko talaga close. And actually God ano din eh created in my heart this love for people because before I don't care, I really don't like care about other people, I care about me or my family, but then outside of that I don't really have, I think feeling ko that time, but then no, now I realize God developed that love through Him, na parang yung love niya for others, nararamdaman ko na din. So, oh, wow. Kaya yung laki ng puso ko in terms of, it's not me, it's God's heart pala. Yung laki ng heart ni God for people to be saved. As in, nandun talaga na, I need to share the gospel to this person. May ganun ako, parang kahit onti, kahit tanim lang, Lord. So, parang ayun, isa yun sa nakaka-excite kasi nga, ano siya, parang something na alam ko na bonding namin ni God, mag-share ko ng gospel. Oh, ganun. Come on! Nakakatuwa naman. Like, I'm just curious to, kasi you briefly mentioned how your life was before you really came to know Jesus. Na parang, ano yung, can you quickly give us, like, ano yung, the way you see things now versus how you saw things before, ano yung pinaka nagbago pa
in how you see things, perspective, how you approach your work, how you approach your family life. Yung mga ganong ba? Can you let us in on that lang, Marlann? Ah, ang ganda ng tanong mo. Ako siguro, I approach things in, I count my days. And diba, I remember sa Old Testament, it's to know how, like, Lord, teach us how to count our days. I really maximize each and every day to live as if it's my last day. I always tell Brian nga na parang, ano ba? Ito na ba yon? Last day ko na ba ito? Kasi talagang ina-maximize ko. Kasi kung may trabaho ako, anim na trabaho yan, tapos mag-share pa ako ng ano, magbabible study pa ako. Alam mo yung parang, talagang I try to have that perspective, yung eternal perspective na this aspect. This, my life is just like a bubble that can pop and I can just, you know, be gone. But then God will prevail. God will continue forever. And I want to be a part of His kingdom in terms of maging, alam mo yung magkaroon ko lang ng onting role sa malaking storya niya. That's such a pleasure to have that opportunity. So sabi ko, Lord, everything na binigay mo, ginawa mo, I will, ano, talagang tataniman, like, alam mo yung sinabi doon sa Bible na parang parable of the talents, na hindi ko siya itatago sa ground. Gusto ko siyang lumago, gusto ko siyang dumami, gusto ko siyang gawin kasi hindi ko alam hanggang kailan ako dito, and I want to, for other people to experience this joy because ikaw naman yung purpose ng buhay. So, I think yun yung perspective today, to live for Christ. Like, to live for, parang, ano yun? To live is Christ and to die is to die is gain. Oo. Like the Apostle Paul. Nakakatuwa, Marlann, because ang dami kasi, di ba, hashtag YOLO, you only live once. Life is short. Do whatever you want, di ba? But what a great perspective na, yeah, life is short and it's too short to live it outside of the pleasure of having a relationship with Jesus. And kagaya nga sinabi mo, I think na-share mo na yung relasyon lang naman talaga kay Lord yung magbabago sa nagbago sa perspective mo, pero binago na talaga yung buhay mo. And talagang makikita naman natin yung total 360. And I, you know, I just wanna take this opportunity, you know, because some people, Marlann, might be watching and who may be experiencing what you went through. They are probably really challenged with their mental health. They don't know where to turn. Yes, yes, you know, go see a doctor. That, you know, we're not saying don't, but they don't know where their life is heading. Or some people are stuck in a toxic relationship like you were before with Brian, or they have severed ties with their family members like yun din na pagdaanan mo noon, di ba? Hindi lang nila alam yung gagawin nila, but it's so encouraging to hear your story. And actually, gusto kitang i-hug. And sabihin, come on, girl. Pero syempre, ang layo lang. So virtual hug na lang, di ba? Pero it's really, it's more than me saying, wow, nakaka-proud si Marlann. It's really, wow, Lord, grabe, ang galing mo talaga. Wala talagang tapon. Wala talagang tapon sa'yo. And kahit na anong gawin natin, your story is proof na you can't do anything na masisira mo totally yung buhay mo kasi because God holds things together. So kahit pa yung nagawa mo sa buhay, walang hindi kayang baguhin ng Panginoon. I just wanna take this opportunity to pray for people. You know, like what happened to Marlann, the key was really having a relationship with Jesus. If you're watching right now and you're saying, Marlann, Sonja, ako din. Gusto ko ding makilala ang Panginoon. Gusto ko ding ibigay ko yung buhay sa Kanya kasi hindi ko na alam anong mangyayari sa buhay ko. Hindi ko alam paano harapin yung mga bukas ko dahil ito na nga pinagdadaanan ko. Nasa gitna pa tayo ng pandemya. Hindi ko alam kung ano mangyayari bukas. You know, we don't know what tomorrow holds, but God does. And the peace na naramdaman ni Marlann, yung joy na sinasabi niya na grabe, ang ganda mo Lord, ang ganda mo Jesus, it really comes from knowing who He is. And you know, when you know who He is, you'll know who you are. And knowing who you are in Christ, that gives you joy, that gives you confidence, and that gives you the boldness to face another day with joy. So if you're that person and you're saying, yes, I want to receive Jesus in my life as my Lord and Savior, please pray this prayer from your heart and join us in prayer. Panginoon, thank you so much, God, that through Marlann's story, God, nakita ko na walang imposible sa'yo, na wala kang buhay na hindi kayang baguhin, wala kang mali na hindi kayang itama, walang sira na hindi mo kayang baguhin at bigyan ng bagong
purpose or bagong ibig sabihin, Panginoon, you know my situation. I don't know what's gonna happen tomorrow. I'm on the verge of death inside, and maybe some, you know, physically, you wanna just end it. But the Lord is saying, you know, I have plans for you, there to prosper you and not to harm you, to give you hope in a future. And Jesus is saying, and Lord Jesus, you are the living hope. And so God, today I declare that I'm turning away from sin. I'm repenting of all my sins and I'm giving my life to you, Jesus. Thank you, Jesus, that you lived the life that I should have lived and died the death that I should have died in my place. And on the third day, you rose again, proving that you are the Son of God, so that when I give my life to you, I can be reconciled to the Father through a relationship with you, Panginoon. Lord, give me the grace to walk these baby steps in getting to know you all the more, God. And give me the grace to pursue you as you pursued me, to pursue you all the days of my life, and to live every day for you. And just as Marlann said, to live as if, you know, this is the only day that we have together, and there were, before we see each other for eternity. Lord, thank you for the eternal life I now have with you. In Jesus' name, amen. Amen. Yeah. And guys, if you've prayed that prayer with us ngayong gabi, paalam nyo naman sa amin. Mag-send po kayo ng message na yes, tinanggap po si Jesus. Lagyan nyo lang po yan sa comment box. If you want to know God more, alam nyo po, our prayer center can refer you to a Bible study group so that you can know Jesus more and know people who can help you know Jesus. So, comment nyo lang BSG kung gusto nyong magkaroon ng Bible, ma-plug in sa isang Bible study group. At po sa mga viewers na nag-comment ng BSG, bantayan nyo lang po yung iyong Facebook Messenger kasi imi-message po kayo doon ng aming trained prayer counselors para yung detalye kung paano kayo mapa-plug sa isang Bible study group. At kung kayo naman po ay nanonood abroad at meron kayong mga prayer requests, gusto nyo pong makausap ang aming trained prayer counselors, ang Viber number po namin sa prayer center ay 0949-888-8001 at 0943-144-4933. Just type the 700 Club Asia. And as we were praying na rin po, may mga pumasok din po kasi na prayer requests. So, gusto na din namin i-take yung opportunity to pray for them. Sabi ni Glenn, hello po, I'm watching from Dubai. Please include me in your prayer. Healing from COVID, infection, stress, and anxiety. Si Ali, please pray for God's protection upon my family and the whole world. Si Sky says, blessed evening from Malaysia. I'm watching from YouTube. Please pray for my friend Chance as he waits for his COVID results. His colleague tested positive. Oh my, sige, well, we'll pray for that. Two more prayer requests that just came in. Please pray po, I'm a widow and meron po akong guy friend na ipinapanalangin kung pinagkaloob na po ba siya sa akin ni Lord. Okay. And then, gusto ko yung mga love life. Yes, mag-pray natin yung mga love life na mga viewers natin. And sabi ni Christina, pray for my brother Cecilio for wisdom and divine encounter from the Lord. And si Imperial, sabi niya, thank you, Lord, for the answered prayers. My extended family from Toronto and the Philippines are now free from COVID. Amen. God is the greatest healer. Thank you very much. And lastly, si Honey, pray po na mawala na yung mga mga nasa isipan ko at makatulog na po ako ng maayos. God bless po. Sige, Marlann, okay lang ba? Tulungan mo ako mag-pray. Ang mga pumasok is mga healing sa may mga sakit at saka sa anxiety. May mga nakaranas ng anxiety. And ako naman, I can pray for yung isa, yung love life niya at saka yung mga hihingi ng wisdom from God and sa kanilang mga prayer request. Ayan, okay lang ba? Sige, I'll start and then you can continue and we'll move forward. Lord, thank you so much that you are in control, you are in charge. Lord, pinapanalangin po namin mga pumasok na prayer request. Lord, bigyan niyo po ng wisdom si Emilu habang nagpe-pray po siya kung itong kaibigan niya na po ba to ang pinagkaloob niyo para sa kanya for the second time as she's a widow. Lord, thank you that itong mga bagay na ito, God, you want marriages from you. And Lord, we thank you that you're gonna give her your answer. And also for mga nagpe-pray po for wisdom,
and an encounter with you, Lord. Thank you that you are already answering this prayer na yung mga problema encounter ka, ito yung mga gusto mo, God, that you're willing to encounter them and reveal yourself to them. Thank you so much, God, for who you are. In Jesus' name, amen. Marlann. Yes, Heavenly Father, thank you so much for this wonderful time of prayer, for the opportunity to talk to you, a holy God, Lord. We really pray for healing right now for anyone, Lord, na may sakit. Mm-hmm. Physical man or mental health, Lord, I really pray, Lord, that you will be their savior, you will be their healer, Father, that they would really see that there is healing in you. I also pray for people that has anxiety. I pray, Father, that you continue to give them peace that surpasses all understanding. Yes. Help them, Lord, that you change their beliefs, that they will believe that you are a God that will take care of them, that you are sovereign, that you will not let them down or let them go, Lord. So I pray, Father, that you really give us faith, because that's yes, what God. You alone, Lord. And thank you for this time of prayer. In Jesus' name, amen. Amen. Thank you so much. At kung hindi po namin kayo napag-pray sa show, huwag po kayo mag-alala, because ang prayer center po natin 24/7 yan. Ipapanalangin po nila kayo. Ayan. May mga comment naman, Marlann, ngayon. Sabi ni Julieta, ayan, watching from Pampanga, God, it's really amazing. Praise God for your life, Marlann. Ayan. Thank you so much for the life of Marlann, Lord. Ayan. Ito, sabi ni Ariana, I'm happy for you, Nini Marlann. God bless you more. Do you meet, is she someone you know? Nini. Ariana? Nini ang tawag sa'yo. Ariana, ano po pangalan? Ariana, A-R-Y-A-N-A. Oh, yeah, kapitbahay namin si Ate Ariana. Oh! Hello, neighbor. Okay. Hello, Ate Ariana. Ayan. And, ayan, sabi ni Jen, from she's watching from YouTube, God's process talaga is so beautiful. It gets worse sa umpisa. It's worse in the beginning, pero gets so much better. Ayan. Tapos, Marlann, ito na, may mga questions tayong pumasok sa from the audience. So, ready ka na ba? Beauty ready. Question. I'm just kidding. Mababuti king. Ito, sabi ni Cindy, Marlann, how to be you? Ano pang ma-advise mo sa mga young people na hindi pa nila alam ang kanilang purpose in life? How to be you? Naku, be you. Don't be me. Oh, ayapit! Pero I think ang suggestion ko for young people talaga is, kasi specifically with me sa story ko, yun nga, parang it's more of God met me where I'm at. So, siguro, it's really seeking God. Mm-hmm. Yung seeking is, hindi siya yung parang, oh, I just wanna go to church and stuff like that. It's more so like, Lord, sino ka ba? It's seeking truth. Because yun yung, ano eh, yun yung, lalo na sa mga kabataan ngayon, ang daming stress of being enough, stress of wanting to be somebody in this world. And it's not really what's gonna give you peace. It's not what's gonna give you happiness or joy even. Kasi, lagi lang yung ano eh, I want more, I want more. Kay God lang naman nagkakaroon ng enough eh. Jesus is the only enough. So I think it's more on seeking who He is and who you are in Him. So your identity talaga. Kasi our identity can't be, for example, being an influencer. Because what if you're not an influencer anymore? Yep. Wala na yung identity mo? Your identity can't be in a relationship. What if you break up with that person? Then your identity nawawala. So I think we should find that in somebody who is eternal and hindi nawawala. That is only God. So I think sa mga kabataan, sa mga ka-age ko siguro or mas bata sa akin, it's really your identity should be something na hindi nawawala. And kay okay. God ko makikita yun. Hindi sa... I love it! Thank you, Marlann! Guys, kung may tanong pa kayo kay Marlann, ah, i-comment nyo lang dyan. Ito, may nagtanong kasi kanina. You mentioned that you studied a theology course. May balak po ba kayong magpastor? Ay, hindi. Kasi ako, I believe that theology naman is for everyone. It's not just for gusto mo magpastor. Tsaka, hindi ako, babae po ako, hindi ako papastor. Ako, naniniwala ako na if you wanna seek truth, if you wanna know God, walang ending kasi eternal siya, di ba? So, yeah, infinite tayo, finite siya. So, lahat ng malalaman ko, kulang pa yun. And I think yun nga, nung ano lang yung grasya lang yun ni God, nung ginusto kong kilalanin pa siya more. Kasi a normal, like kunyari po, yung mga tao na ayaw talaga kay God, they wouldn't even bother. They wouldn't give time to know who He is. And if you understand His beauty and gano'n siya ka-vast, gano'n siya ka-ganda, kagaling, gusto mo malaman yun.
Gusto mong see yun. Gusto mong kilalanin yun. Just like yung mga tao po na may mga, kunyari fans, fans club. Diba yung ano mo, pag meron kang fan ka ng isang tao, sobrang gusto mong malalaman. Lahat alam mo! Saan siya nagsistay? Saan siya nagganto? Sa tao pa lang yun. How much more the creator of everyone, the creator of heaven and earth, yung sobrang vast ng galaxy gumawa nun. Pag, di ba, kung wala kang relasyon sa kanya, kung di ka talaga idol ni God, like, idol mo si God, hindi mo idol si God, hindi mo siya kilalanin, hindi mo siya hanapin. Di ba? So, yun yung reason ba't ako nag-theology, kasi I wanna know the creator of heaven and earth, the one who created me. And yes, sobrang worth it. At saka, parang na-imagine, kung mahal mo yung isang tao, you want to know kung ano yung mga type niya, saan siya nababad trip, di ba? So, ayan, nasagot po ang inyong tanong. Gusto lang niyang makilala pang lubusan si Lord. Sige, kung may tanong po kayo, type nyo lang. Ito, from viewer, si Dado, sabi niya, Miss Marlann, paano pa mag-survive ang isang artista sa industriya na punong-puno ng kontrobersya at temptation mag-compromise ng kanyang values and beliefs? Ang ganda. Ganda ng tanong. Ako, thank you, Dado. Oo, thank you for that wonderful question. Wow, beautiful. Yes. I believe. No, talaga, ako naniniwala ako na I will give up everything for the Lord. So, whatever I do, I really try not, hindi try, I don't compromise. So, kunyari may makikisisin, I don't do stuff like that. If there are things na magmumura, sabihin ko sa director, I can't say that, hindi ko po sasabihin. So, kung tanggalin po nila ako dahil sa faith ko, okay lang. Okay lang. And, yeah, I think it's a matter of the heart. You'll survive show business or any ano naman po. Any industry. Any industry. If yung puso mo, alam ni God na gusto mo siyang, siya yung number one mo. And just like po yung industry ko ngayon na sabi ko nga sa inyo, I'm sharing God through live streaming. Pero wala namang nagsisita sa akin, huwag mong gawin yan. Parang sa akin, hanggang gagamitin ako ni God dito, magsistay ako dito. So hanggang gagamitin ka ni God sa industry mo, magsistay ka doon. At kung ayaw na niya ikaw doon, kasi gagamitin ka niya sa iba, tatanggalin ka niya doon. So parang sa akin, Lord, kung saan lang tayo, doon tayo. So parang, I think it's a matter of the heart. Kung saan ka, yeah, doon ka. At igigibang. Correct! Oo, gusto ko yung hindi naman kasi nga industry, hindi yung showbiz yung ano yung nagde-define sa iyo. It's just a tool that God has given you, that platform, and kung ending na, edi yun na yun. Pero hindi tumitigil ang buhay at ang identity mo, it's intact, 'di ba? Yeah. Ito, si Aladdin. May question daw si Aladdin. Gusto ko tong pang-pageant question to. Kung hindi ka po ba na-engage this year, magpa-pageant ka po ba ulit? Is this something na feeling mo magiging platform mo to share the gospel? Hindi. Actually, I stopped. When I became a Christian, hindi na ako nag-pageants kahit daming pinapasali pa ako sa mga ibang ano. Kasi kahit di ako ma-engage ako, I stopped joining pageants because I believe na I want to have that nagkaroon ako ng conviction of modesty. I want my body to be something na hindi ko papakita sa buong mundo. It's like, I want that to be for my husband only. And I can talk about God in any platform. I don't need to be a beauty queen to talk about God. I can just talk about God sa isang tao sa street, and that's gonna be a great opportunity for me. I don't need accolades or people loving me or some stuff like that so that I can talk about Jesus. Because Jesus is already God. Like, He's already the King. It's an opportunity for me to talk about God. Hindi na kailangan na opportunity. Hindi talaga, kasi He will just use another person if I don't want to. I just really want to be a part of that story. The greatest story ever told. I just want to be a part of that. I love it. Ayan, sabi ni Aladdin, wow, kabog daw ang sagot. Gusto ko yung may pa-wow siya, kabog daw ang sagot. Wow, ganon. Oh, diba? Beauty queen niya. Ang galing, no? You know, God has really given us the grace. He knows how He made us. So, even the convictions that He gives us, talagang may grace para gawin yun. Kumbaga, I hope you're seeing that, you know, na God has given us the grace to do what He has called us to do. So, let us pursue Him and He will... No, showbiz ba ako? Hindi ba ako showbiz? Anong industry ko? Magsistay ba ako dito, Lord, or not? Yeah. Wala lang. Mamaya ako nalang ikikwento, ano, hindi ko naman to testimony time. So, mamaya ako nagchichika kay Marlann yung isang... Oy, sige, chika mo sa akin!
Hindi kasi, girl, may time. Hindi ko talaga kaya yung isang eksena. Sabi ko, Titik, hindi ko po kaya itong eksena talaga. Alam mo, magaling naman si Lord. Nakahanap sila ng artista na para palitan ako. So, umuwi ako. So, sabi ko, bahala na ako, mag-showbiz pa ako after this, God. Pero hindi naman, nagka-project pa din naman ako. Pero hindi carry ng conviction ko yung eksena. So, parang hindi ko po alam. Kasi di ba minsan yung script makukuha mo sa set na? Totoo. Praise God, no? So, ganyan. Hindi naman sila nagalit. Nirespeto naman nila yon. Ayan. So, anyway, kanya-kanya po talagang conviction. No, ito from Anonymous. Gusto ko yung Anonymous. Ako po si Anonymous. Ito. Ay, ito. Si Avon Hornilia. Gusto ko itong tanong na to. Question po. Paanong po malalaman na yung jowa mo is the one? Kasi nakipag-break daw siya sa fiancé niya. Hindi alam kung tama yung decision niya. Wow. Oo. Okay, medyo ano to ah. Ito yung answer ko. Paano mo malalaman kung siya yung the one? Isa sa mga, I think, dapat nasa relationship is walang temptation. Because, babalik tayo sa Old Testament eh. When God is in a certain area, I mean, when God leaves a people na ayaw sa kanya, anong unang pumapasok? Sexual revolution. Takaroon ng sexual, like Sodom and Gomorrah, di ba? So I believe na kapag God is for your relationship, the man should do his role in leading you to him alone, not to himself, not to the man. Like Brian leads me to Christ, not to himself. And he will really take care of your purity. You will both take care of the purity because si God yung purpose nyo, ba't kayo together eh? I think dun mo malalaman kung siya na yung the one. Kung pareho kayong mission nyo is to honor and glorify God through the relationship. So the relationship is a bonus na lang. Ang number one is, Lord, will this person be somebody that will lead me to you? And at the same time, gagawin namin yung mission namin together for you. So yung yes, do not be an equal yoke. Meaning, di ba yung yoke is yung sa horse, yung gano'n? Nag-ano sa ulo nila, nagkakabit. Oo, diba? So, kung isa horse, isa rabbit, wala. Kaya talaga. Pag sila tatakbo. Ang tanong, dapat pala kayong horse. Mabibigtis si rabbit. Mamatay siya. So, dapat horse kayo pareho. So, dapat pareho kayo ng pupuntahan at ng strength at ng sitwasyon. Gusto mo I love your answers, girl. Grabe. Dahil dyan, alam mo, yung viewer natin si Mylene sent 100 stars. Grabe. Thank you, Mylene. Sobrang benta yung mga sagot ni Marlann, 'di ba? Punong-puno ng wisdom na pack tapos very practical pa, 'di ba? Oh, ito last question kasi may pa-challenge pa po tayo kay Marlann, Madami pang questions. Pero ito from our viewer, sabi niya, Miss Marlann, nabash ka na ba? Paano mo hinandel? I guess nung Christian ka na, yun na lang kasi alam ko nabully ka nun, diba? So, higit sa pambabash yung naranasan mo dun, girl. Pero ngayon, nung Christian ka na, nabash ka na ba? Paano mo na-handle? Kasi syempre, medyo malaki yung platform mo sa social media. I'm sure, mas may tendency mabash. Actually, mas malala yung bashing dati. Ngayon, nung nag-Christian ako, meron naman. Pero, hindi ko na lang pinansin. Kasi bakit mo mapansinit pag-basher? Parang pag-pray mo na lang. Or I actually don't answer back sa mga basher. Mm-hmm. Kasi lahat, hindi ko sila kilala. Tsaka sometimes yun yung gusto nila, sumagot ka, na mairita ka. Mm-hmm. Tapos, yun lang talagang trip nila. And I don't wanna give that space more. Parang I don't want them to say more. Ayoko mas mag-encourage sila to do that even more. So, you just pray for them and say parang, sa utak mo, God bless, sa Lord, tulungan mo siya kung ano pinagdadaan mo. Oo, lalala pa, diba? Okay. Hindi naman, praise God, wala pa naman akong na-encounter na talagang nahirapan ako in terms of bashing, wala pa naman. So, oo, tsaka I guess siguro kasi noon, parang mas may takik ka sa sasabihin ng iba eh. Pero kasi ngayon, dahil kilala mo na kung sino ka talaga, parang dead ma na lang. Ito, ana, gusto ko yung mga tanong nyo, guys. Puro love life, hindi ko pa lalagpasin. Sabi ni Lexa, Ate Marlann, paano daw ba na-born again si Kuya Brian? Ikaw daw bang nag-encourage? Actually, when I got saved, sila dyan. Ang ganda ng tanong niya, kasi when I got saved, Brian hindi pa siya Christian. So, ang sabi ko, Lord, kung hindi siya maging Christian, wag na lang kami magbalikan, okay lang po sa akin. Kahit mahal ko pa siya, parang, hindi Lord, pipiliin kita.
But then, lagi ko siyang pinag-pray. Pinipray over ko pa, nakataligo din, kaganyan ako, Lord. Tapos maharap ko sa sarili niya. Anong ginagawa mo? Nag-uunat. Huwag kang ano. Anong girl, nakakahiya. Pero, pinag-pray over ko siya. So, pero parang sa akin, Lord, ikaw nang bahala. One time, naiiwan ko yung Bible ko sa bahay niya. King James version yun. Tapos, thou shall not. Thou shall. Oo. Ito na. The whole day daw, alam mo yung basahin mo ako. Parang basahin mo. Parang siya, weird. Kasi hindi mo siya nagbabasa ng Bible. So parang siya, bakit? Bakit kailangan ko basahin? Okay. So, after a while, binasa na niya, John 3. Ang, kasi okay. Mayroon parang bookmarks. Pagbukas yung John 3. Oh. Naintindihan niya. Tapos binasa niya yung John 1. King James, good oo. Job. Binasa niya yung John. Understanding. Oo, John, buong chapter ng 3, tapos binasa niya yung buong chapter ng 1, buong chapter ng 2, naintindihan niya lahat, tapos pagsara niya ng Bible, umiyak na lang siya. Tapos nakita niya na, kaya kasi laking state si Brian na parang kaya pala ako lang sa Pilipinas, it's to get to know you, God. Tapos doon siya nag-iyak talaga siya by himself. Tapos after noon, he went na to the Bible study na I attend to with me. And then yun, eventually you see him, tuloy-tuloy na din, nag-change na din siya, hindi na rin siya, yung parang the way he talks na din, iba na din, yung mga kaibigan niya, parang nawi-weirdo na din sa kanya, na parang, kasi doesn't drink anymore, he doesn't do all the stuff na ginagawa nila. And yun, unti-unti, he's, yung love niya for me, it's different. As in, you know that it's because he loves God. He loves God more than me. Yeah. And I love God more than him. So, yun yung usapan and yun yung nangyayari. Correct. Yeah, kaya ngayon, yung kaya relasyon namin iba talaga. As in, he takes care of me. He really loves me like Christ loved the church. As in, it's so different and I'm so blessed na siya yung fiancé ko na si God talaga binago siya. Kasi love siya ni God and love niya si God. Yun talaga. So, I love it! For him lang, that's it. Pero willing ako to let go, promise. As in, yun yung puso ko, learn. Yeah. Pero sabihin mo lang, game ako mag-deto. I think feeling, yeah, ganun. Dapat ganun, no? I think when you really, pag secure ka talaga sa relationship mo kay Lord, hindi ka takot mawalan. Kasi kung may tatanggalin si God sa buhay mo, ibig sabihin, mas may magigi. Masakit siya, ha? I'm not saying na, wow, hindi masakit. Pero when God takes away something from me, yes, it's painful, but ultimately, there's a gain. Hindi mo man maintindihan ngayon, but in eternity, may gain siya. Malalaman mo doon. At dahil dyan napakomment si Rai, sabi na grabe, buhay na buhay talaga si Lord sa kanilang dalawa. Sa ino daw ni Brian. Hashtag bunga ng panalangin. Gusto ko may pa-hashtag. Bunga talaga bunga ng panalangin. Correct. Grabe, oo. Naku! Exciting yan pag nag-asawa na kayo. Sana makapag-chika ulit tayo kapag a few months after na mag-asawa. Gusto ko malaman paano nagbago yung mga dynamics ng mga ano. Oh, ito na! Daming question, pero daan na lang natin sa kapit-bitaw kasi challenge. Okay, so explain ko yung kapit-bitaw. Pero papaalala ko lang sa mga nanonood, kung kaka-on nyo lang ng Facebook or ng YouTube, ito pong napapanood nyo ngayon ay tinatawag na kapit lang. This is a show produced by CBN Asia. And ito nga Marlann, yung portion namin ito na kapit-bitaw kasi challenge. At ganito yun, tatanungin kita ng something. Halimbawa, si Brian o si Lord, de joke lang, hindi naman ganun tanong. Lord. Hindi naman ganun tanong. Oo, tao, oo. Alam ko naman yung sasagot mo, pero pasimplihin ko lang. Bawa, kape or gatas. Kapit okay. Bitaw kasi. So sabi mo, ay Sonja, kapit ako sa kape kasi mas better yung lasa ng kape. Or gets, kung ano yung sabihin mo, kung anong kakapitan mo, and why. Or kung anong bibitawan mo, why. Ayan. So habang nagpe-prepare ka dyan, thank you so much to Jen who sent 50 stars and sabi ni Lane, praise God for the life of Marlann and Brian. Iba talaga pag si God ang author ng love story mo. Diba? I love it. Pang mga tipong MMK, mga ganyang kwentuhan lang, diba? Uy, doon ko po unang na-meet si Marlann. Pwede ba ay, sabihin? Ay, oo ba? Nagka-work kami sa MMK. Hindi na namin maalala yung episode. Basta naalala ko nakatrabaho. Okay. Jan, ayan. And sige, mag-internalize ka muna, girl, okay, sa kapit-bitaw. Kasi matindi pa to sa showbiz questions, matindi pa to sa theology questions. Talaga. Habang nagpre-prepare, wow, ako lang naman to, di ba? Pero habang nagpre-prepare si Marlann, mga kapitid, gusto lang po namin i-share sa inyo yung latest offering ng CBN Asia. Ito po yung first Taglish devotional app.
in audio and text format. Ito po ang Tanglaw. It's dahil March 2021 na, let's create naman a new habit of listening to inspiring messages based on the Word of God. Pwede din tong basahin, meron din yung mga meme of the day, pwede nyong i-share sa mga social media platforms ninyo. And gusto ko tong feature na meron sila na you can list down your 5 prayer requests and yung app, i-remind ka na ipag-pray yung mga prayer requests na yung daily. So available lang yan on download sa Google Play, syempre kung Android user ka, or sa App Store, ba kung Apple user ka naman. Meron din po kaming website, Tanglaw Daily Devotional. It's ayan, pinapakita yata sa inyong screen. So go check it out. Just visit tanglaw.org. It's available on Spotify and Apple Podcasts. Ako personally, sa Spotify ko siya pinapakinggan. Anyway, Marlann, are you game na game na game na game na? Sa aming Capital na kasi challenge. Game na! Hindi, bawal ko kantahin yung ano. Baka may bayad. Baka may ipabayad sa akin sa Facebook. Joke. Okay. Copyrighted. Anyway, ito na. Kapit Bitaw Kasi Challenge. Okay. Game. First question. Kapit Bitaw Kasi, full-time actress, a full-time social media content creator, or host? Ang dami choices. Kapit Bitaw Kasi. Parang hirap nun pumili. Mahirap mamili lahat kasi ginagawa ko talaga. Pero I think yung social media na lang para maraming ma-sharean. Kasi pag yung dalawang other... Pwede bang mag-explain? Wait lang. Pwede mag-explain? Yeah, kasi nga eh. So, kapit ka sa social media content creator kasi. Ayan. Kasi, at least even I have a platform where I can share God. I think kasi sa hosting and sa acting lang, I can't really talk about God freely. True. The way I want to. So, if mamimili ako na parang, okay, ito na lang gagawin mo, yung ano na lang, social media content creating. Oo. At saka parang ka din naman nag-host na, no? Kung host ka na sarili mong live stream, di ba? Gusto ko yan. O ito. Ay, interesting. So, full-time sa showbiz. When we say showbiz, ito na yung social media. Lahat na yan. Alam mo naman yung showbiz, ano yan eh, parang spaghetti. Lahat na ng ingredients nandun na, di ba? Or full-time minister in church. Kapit Bitaw Kasi. Doesn't have to be a pastor, but a full-time worker in church. Kapit Bitaw Kasi. Full-time? Ako showbiz, I think. Kasi okay. Yun yung pinigay sa akin platform ni God. Like, I don't have to be in the church per se to have a ministry. Exactly. So, I think pinigay kasi niya sa akin platform and talent doon. So, doon. Correct. Ako nilagay ni God. Yes. At saka hindi mo, tama, parang mas madami ka actually ma-reach kung hindi ka sa church nagtatrabaho. Kasi syempre, pag sa church ka, lahat yun Christian. So, ano gagawin? I-disciple natin sila. Yeah. So, diba? Yeah. So, kanya-kanyang lane, kumbaga dito ka nilagay ni God. Eh, di let pursue yan. I love. Gusto ko talaga yung mga sagot. I'm enjoying so much, Marlann. Grabe, yeah. Thank you so much, ha. Okay, ito. Okay. Ito, gusto ko to kasi ikakasal na kayo ni Brian. So, ang next Kapit Bitaw Kasi challenge is small family or big family Kapit Bitaw Kasi? Small family kasi mahirap mga anak. Mahirap sa budget. Legit answer. Saka ng mga anak, di ba? So, gusto mo tutok. So, I think sana mga dalawa. Isang irihan okay. Kambal. Isang irihan kambal. Tag-isa kayo. Oo. So, yeah. Gusto namin i-disciple yung mga anak namin talaga for the Lord. And, syempre, pag masyad pa lang, baka mahirap. Yun lang naisip. Quality. Yung quality ng time na ibibigay mo sa anak mo. Oh, okay. I understand that. Ako isa nga lang yung anak ko ngayon, pero para anak, wait lang. Baby pa naman siya, pero niisip ko na, hala, kasi lumalabas na yung sinful nature niya, di ba? Yung will niya na parang anak, kailangan natin i-break yan. Walang nagturo sa'yo niyan, di ba? Anyway. Okay, ito. Ay, gusto ko to. Solo hosting or hosting together with Brian? Kapit Bitaw Kasi. Kasi, I love working with Brian. He's so, meron talaga kaming rapport na parang magko-compliment kami sa isa't isa. That's why I always invite him sa live stream ko. Lagi ko siya pinapag-guest. So, yun. Yeah! It's so much fun! I could see why that's so much fun because you're doing something you love with the person that you love the most, diba? Gusto ko yan, girl. Ito, if you're given a chance, sabi, anong pipiliin mo? Kapit Bitaw Kasi, a faith-based show or a non-faith-based show?
It can be like a movie, any project, a show. I mean, show like a tele acting or hosting or whatever show. Basta project na faith-based or non-faith-based. Kapit pitaw kasi. Faith-based kasi that's the dream. Gusto ko yon na parang finally magkakaroon ako ng trabaho na exactly kung ano yung para sa Panginoon yung gagawin ko. Kaya nga I'm so happy when Yes ESPH got us ni Bri. Kasi faith-based talaga yung trabaho and you get to meet those and all of that habang nagtatrabaho. And ito, ito pong kapit lang na you get to do it for the Lord. It, talagang straight up. So yeah, that would be faith-based. I love it. Nananawagan po kami sa kay Sir John Tan, no, sa aming bossing. Baka naman, kung may opportunities pa tayo, audition ilagay po natin si Marla. Dagdagan natin ang exposure. Oh. Okay, gusto ko yan. Agree kami dyan. Amen. Okay. Ito, ito, last question. Brian related again. So, kakasana kayo, you're gonna get married. And then Brian says, Marlann, let's all pack our stuff. We're moving to the U.S., we'll start our family there. Kapit, bitaw, kasi. Kapit. Kasi siya ang leader ko. Siya yung, nung, di ba? Captain. Before kami ikasal, si ang leader ko or authority figure ko, my mom and my dad. But when I get to marry him, just like sa Genesis 2, it's to leave your mom and dad and you cleave on to your husband. So, siya yung... Tsaka, gusto ko talaga maging housewife girl. As in, yun yung pangarap ko. As in, after ko, mag-ipon lang talaga ako. Tapos, I wanna really be a housewife, a house mom. That's the dream. I want that. At tsaka, you know, being, I'm sure even if you're a housewife, even if, you know, you stay at home, you'll still be able to do what you're doing kasi you control your time, eh. Yes. So, yun yung maganda sa trabahong ito. Kontrolado mo yung oras, tapos pipili ka ng project, okay lang, o hindi, kaya ko ba, o hindi, o, diba? So, and that's so exciting. Well, congratulations, Marlann Flores! You passed the Kapit-Pitaw Cassette Challenge! Yan. Sabi ng, may nag-comment si Lexa, grabe, God-centered relationship. God bless my favorite couple, Brylan. I love it. Brylan. Pwede yung pangalan na anak nila, Brylan. Yun nga eh, pwede eh, kasi Brylan Santos. Brylan talaga yung love team na pangalan namin. Ayan, panalo. Grabe guys, again sa mga kapakakapanood lang, you're watching Kapit Lang produced by CBN Asia. And kung na-miss nyo yung Kapit Lang story ni Marlann, huwag kayong mag-alala kasi mapapanood nyo yan sa aming YouTube channel na CBN Asia. Just type Kapit Lang Marlann Flores. And kung gusto nyo panood din yung kay Brian, kasi siya yung guest namin last week, type nyo lang din, Kapit Lang Brian Santos. So, nandun lang. You wanna catch up on the episodes? O gusto nyo i-replay itong episode na to kasi masyado kayong natuwa kay Marlann, go lang. Diba? CBN Asia yan sa YouTube channel. So, manood na kayo ng Kapit Lang every Wednesday yan, 8 p.m. live streaming tayo. And we encourage you to follow CBN Asia social media platforms. Ayan, makikita nyo ang amin iba't ibang social media platforms. Ang CBN Asia, The 700 Club Asia, I Can Breakthrough, Reverb Worship PH, and ang aming music arm. Don't forget to like, share, and comment. And of course, subscribe to our CBN Asia YouTube channel and hit the notification bell so you'll be updated of our latest videos. And if you've been blessed by this show and our other online shows, you can send us Facebook stars kagaya ng mga ginawa ng ating mga nagpadala na during this show. Malaki po ang matutulong to help CBN Asia continue to produce more inspiring content online by giving through our website, cbnasia.org/give. And when you send your support, you will receive this exclusive gift. Be part of reaching out to our kababayan in need of inspiration, encouragement, love, and hope in these trying times. Become a CBN Asia partner for your donation of 500 pesos and receive exclusive online access to Immovable Faith, an audio teaching by Peter Kairouz. Expect God to intervene in your situation. You will also receive the Hope for Redemption e-booklet. Call 8737-0700 or go to cbnasia.org/give to become a CBN Asia partner today. And guys, dahil malapit na ang Holy Week, ang Semana Santa, abangan nyo ang aming espesyal na palabas tuwing mahal na araw, ang Tanikala. Sa April 1,
ang title ng Habang May Ngayon starring Karen Timbol, and on April 2, Isa Pang Hiling starring our very own Lara Kigaman Alcaraz. Mapapanood yan sa GMA alas 10 ng umaga. Para po sa mga karagdagang detalye, abangan nyo na lang ang aming mga promotions here on Facebook. At pwede nyo ring balikan. Ito, excited ako kasi pwede nyo balikan at panuorin yung mga nagawang episodes na ni Kala in the past many years. Dahil meron tayong rewind, Tani Kala Rewind, for free yan. No? Introducing Tani Kala Rewind, mga mag-marathon viewing na sa YouTube kasama ang inyong pamilya. You can catch these inspiring and extraordinary films featuring Alden Richards, Makoy De Leon, Glyza De Castro, Sheena Halili, and actually ako din po. Sukay ako sa Tani Kala. Pero yung pinaka, I think yung lead ko na nasa Tani Kala Rewind, that made it to Tani Kala Rewind, is Gapos. So please subscribe to CBN Asia's YouTube channel to watch the weekly premiere of Tani Kala. Sana si Marlann makapag-Tani Kala. Sila ni Brian. Sana! Sana. Exciting, 'di ba? Sana nga abangan po natin, at ako hindi imposible talaga. Tamang project lang, yes. Tamang project. Ayan. Okay. Nakasama ka para mag-chika tayo. Oo nga. O sana wala na 'yung mga swab-swab, 'di ba? Wala nang pandemic. Ayo. Marlann, thank you so much for being here sa Kapit Lang. So, dahil sobrang na-bless mo kami, we just wanna bless you and I wanna take time to pray for you. But before I pray for you, gusto ko lang, last challenge na, fill in the blanks lang naman, madali lang naman, hindi to pang Miss Earth, joke lang, pang kapit lang siya. Okay, ito, kapit lang kasi blank. Oh, okay. Kapit lang kasi, dahil, pero bang dahil? Pwede. Kapit lang kasi, Jesus said, it is finished. He already paid the ultimate problem of man, which is sin. Yeah. And in that, we should rest. Tapos, we have to trust in Him with all of our hearts and lean not to our own understanding. I love it. Thank you, Marlann. May prayer request ka ba so that I can include it in my prayer for you? Our wedding! I really pray that God will be glorified in our wedding and marriage. Of course, marriage talaga. And for my family, syempre health nila and safety. Yeah. And yeah, that's it. Sige, pag-pray natin yan. Again, Lord, thank you so much for the life of Marlann. Lord, thank you for the rich deposit that you have placed in her life, God, that even at such a young age, kahit na minemorize lang niya yung mga pinupuntahan niya sa church, God, they were good deposits that she's able to use even now, God, that she's walking with you. So Lord, thank you so much for the deposit that you have given Marlann. Lord, we commit her to you. Lord, we speak a blessing for her and Brian. Lord, keep them safe. And we speak favor, God, sa mga supplier nila sa wedding, that you'll really give them favor and good deals. And Father, we pray, Lord, that on their wedding day, Lord, we just declare it, that your glory will just be seen on that day, that it will truly be about you on that day in their lives, God. And we even pray, God, that the guests will see who you are, God, and if may mga taong hindi pa nakakilala sa inyo na mag-aattend ng wedding nila, Lord, we pray that they will really also give their lives to you and know you and share in the joy of Marlann and Brian, that they will also walk with you, God. We commit them to you. Lord, protect their family. We speak a blessing of protection upon their family, sila ni Brian. Lord, protect them from COVID, and Father, protect them also from any stress or anxiety wherever they are. We commit them to you, God. Lord, thank you for Marlann. Lord, I just declare expansion in Jesus' name. Lord, just declare expansion of their territory, that God, yes, they're content with where they are, but Father, you have such great plans for them, not for their glory, but Father, for your glory, Lord, that you will begin to expand their vision, God, in their marriage. Yes, they're strong but individually, but Father, we just declare a double portion of your anointing in their marriage, that when these two people come together and one in marriage, Lord, your kingdom, God, will just be known all the more, and they will bring more people into your kingdom, into your family. We commit them to you, Jesus. In your name we pray. Amen.
Thank you, Marlann. Oh, ayan, wow. Again, thank you so much, Marlann, for being with us. And we hope to see you again. Sana hindi na on screen lang. Sana in person. We pray for that day. And guys, please catch us again tomorrow here on Facebook and YouTube for our online show naman every Thursday. And po ay ang What to Say Thursday, 8 p.m. pa rin. Topic po bukas ay mahirap ba? Totoo bang mahirap maunawaan ang nasa isipan ng mga kababaihan? Malalaman niyo yan bukas kasi ang host natin ay si Jamie Santiago Manuel at si Sheena Lee. Kaya maraming salamat guys. Ako pang yung host, Sonjia Calit, na nagpapaalala sa inyo na kapit lang tayo kay Lord because having a personal relationship with God is really the greatest thing, the greatest blessing, both blessing and achievement in our life. So thank you so much, everybody. And thank you so much, Marlann. God bless you. God bless everyone. Thank you for having me. Thank you po sa lahat. Thank you sa inyo lahat. Sa mga see you next. Yo, sa lahat. Mga kapitid. Yes, mga kapitid. Maraming salamat po. Sa'yo din, Sonjia. I enjoyed this conversation. Praise yeah, ako din. Thank you, girl. Till next time. Bye, everybody. Bye. Good night, mga kapitid. Bye.